Tayo pong lahat ay manalangin. Diyos, Ama namin sa langit, na puspos ng biyaya at pag-ibig. Salamat po sa pagtawag sa amin mula sa maraming mga tao tungo sa Ebanghelyo at sa pagpapahintulot sa amin na mabuhay sa iyong dakilang biyaya at pag-ibig. Paano namin masusuklian ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig? Ang Panginoon ang laging nagpapaalala sa amin na namatay at muling nabuhay para sa amin. Gumagawa at tumutulong sa amin na magkaroon ng buhay na nagluluwalhati sa Panginoon na kasama namin. Nagaganap ngayon ang 5th batch ng Summer Retreat. Nawa ang Panginoon ang tumulong at kumilos upang walang sino man ang maligaw at lahat ng mga kaluluwa ay magkaroon ng kaligtasan. Ngayon po, ang Ebanghelyo ay pinapatotohanan. Pakiusap, bigyan mo po ng karunungan, unawa, kapangyarihan at kalakasan si Pastor Yohanry upang makapagpatutuo siya ng matapang ng Ebanghelyo. Pakiusap, wala nawang sinuman sa mga nakikinigang maligaw at makarating nawa sila sa kaligtasan. Tulungan po nawa ang mga nakikinig sa salita ng pananampalataya at pag-asa upang ang kanilang mga kaluluwa ay makarating sa kaligtasan. Pakiusap din po, samahan at tulungan mo nawa sila na mga dumadalo sa summer retreat, lahat ng mga kamay na nasa counseling, lahat ng mga kamay ng evangelism. At ngayon, umaasa lamang po kami na sasamahan at tutulungan mo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Awit ng Mga Awit, Chapter 2. Verse 14. Babasahin ko po ito. Awit ng Mga Awit. Chapter 2, verse 14. O kalapati ko, na nasa mga bitak ng bato, sa puwang ng bangin, ipakita mo sa akin ang iyong mukha, iparinig mo sa akin ang iyong tinig, sapagkat matamis ang iyong tinig at ang iyong mukha ay kaibig-ibig. Tignan din natin sa chapter 8, verse 13. Kapitulo 8, versikulo 13, babasahin ko rin po, ikaw na tumatahan sa mga halamanan, ang mga kasama ko ay nakikinig sa iyong tinig, iparinig mo sa akin. Hanggang dito lang po. Ngayon, ang 5th batch ng summer retreat ay ginaganap. Kaya tinignan ko po ang sitwasyon sa araw na ito. Ang bilang ng pre-registration ay 9,856. Ang on-site registration ay 502. Ang dumalo naman mula sa ibang batch ay 1,636. Kaya lahat ay 12,003. Talagang napakalaking bilang po nito. Nakita ko po ang napakaraming sasakyan kahapon. At sa oras na ito, ang Ebanghelyo ay ipinapangaral, kaya pakiusap, pakinggan po natin ang sermon ng may tapat na panalangin dahil lahat ng mga tao sa faith building, hope building at mga high school ay nakikinig ng salita. Kaya huwag niyo po silang kalimutang idalangin. Nais ko pong magbahagi ng sermon para sa mahalagang bagay tungkol sa buhay Kristiyano dahil maraming mga tao ang naligtas sa pamamagitan ng summer retreat. Kaya kung pag-iisipan natin ang Awit ng Mga Awit, Chapters 2 at 8, maaari nating malaman kung ano ang buhay na nilanais ng Panginoon. Kaya pag-iisipan po natin ang topic na ito. Gaya po ng alam natin, ang Awit ng Mga Awit ay nagpapakita ng pag-ibig ni Solomon at ng babaeng Shulamita. Si Solomon ang anino ni Jesus, at ang babaeng Shulamita naman ang anino ng mga tunay na banal. Kaya una po, bibigyan ko kayo ng maiksing pangkalahatang ideya nito at pagkatapos ay sasabihin ko po ang mga detalye. Balikan natin ang Awit ng Mga Awit, Chapter 2, sa verse 14.
O kalapati ko na nasa mga bitak ng bato, sa puwang ng bangin, ipakita mo sa akin ang iyong mukha, iparinig mo sa akin ang iyong tinig, sapagkat matamis ang iyong tinig at ang iyong mukha ay kaibig-ibig. Sabi, O kalapati ko. Gaya ito ng pagtawag ng Panginoon sa mga banal. Maaari nating malaman mula sa pahayag na para makapamuhay tayo ng maayos na buhay Kristiyano, kailangan nating makinig ng maingat sa tinig ng Panginoon kung ano ang sinasabi ng Panginoon. Sabi o kalapati ko na nasa mga bitak ng bato sa puwang ng bangin. Ganito po ang pagkasabi rito. At makikita rito na mahalagang makinig ng mabuti kung ano ang sinasabi ng Panginoon. At ang isa pang bagay, ang salitang kalapati. Sa Biblia, ang mga taong naligtas ay nilalarawan bilang mga kalapati. Hindi lang isang kalapati, sabi kundi kalapati ko. Dapat po tayong magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon kaya sabi, O kalapati ko. Malalaman natin na kinakailangang magkaroon tayo ng direktang relasyon sa Panginoon. At dahil kalapati ito, nasa mga bitak ng bato sa puwang ng bangin. Gaya ng sinabi rito, ito ay kalapati sa bundok. Tayo mga kalapating ganap na ibinukod at hiniwanay sa sanlibutan ito. Gaya po ng rock badgers o yung kuneho na gumagawa ng kanyang pugad sa bato, ang kalapating ito ay nasa mga bitak ng bato sa puwang ng bangin. Dahil maaari po itong kainin ng agila. Hindi ba ligtas ang manatili sa mga bitak ng bato sa puwang ng bangin? Kaya ang pinakaligtas na lugar sa mundong ito ay kay Hesukristo. At makikita natin kung gaano kahalaga ang mahiwalay mula sa sanlibutan ito. At pagkatapos, sabi, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Makikita naman natin dito na nais ng Panginoon na makipag-usap. At sabi, iparinig mo sa akin ang iyong tinig. Nais ng Panginoon na marinig ang tinig ng taong ligtas. Nais niyang makipag-usap at marinig ang tinig ng ating panalangin. At sabi, sapagkat matamis ang iyong tinig at ang iyong mukha ay kaibig-ibig. Dito po matututunan natin kung ano ang nakikitang maganda ng Panginoon. Kapag nakikita niya po ang mga taong ligtas, maganda ito para sa Panginoon. Kasi sabi sa awit ng mga awit chapter 8:13, tignan po natin, awit ng mga awit chapter 8 verse 13. Mangingibig ikaw ay tumatahan sa mga halamanan. Hindi lang sinabi rito, O kalapati ko na nasa mga bitak ng bato sa puwang ng bangin, kundi pati ikaw na tumatahan sa mga halamanan. Gaya ng pag-aaralan natin mamaya, ang halamanan ay magiging anino ng iglesia. Ang mga naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon, silang may mga personal na relasyon sa Panginoon ay dapat na manatili sa iglesia na naging halamanan. Kasi sabi, ikaw na tumatahan sa mga halamanan. Makikita rin natin dito na kailangang patuloy tayong manatili sa gitna ng mga taong ligtas gaya ng isang pamilya. Ganun po ang sabi rito at ang mga kasama ko ay nakikinig sa iyong tinig. Pagkatapos nating magkaroon ng kaligtasan, kailangan din nating magkaroon ng kaibigan sa pananampalataya. Kailangan nating magkaroon ng mga kaibigan sa pananampalataya, hindi mga makasanlibutang mga kaibigan. At sabi, kaya ang mga kasama ko ay nakikinig sa iyong tinig. Mahalaga na maraming mga banal na ligtas ang nakapaligid sa iyo at nakakinig ang kanilang mga tenga sa iyong tinig. Pagkatapos ng summer retreat, ikinikiling natin ang ating mga tenga sa patutuo tungkol sa kung ang isang tao ay talagang naligtas ba talaga o hindi. At sasabihin natin, parang talagang naligtas na siya. At kung may karanasan ng pananampalataya ang sinuman, hindi ba ang ibang mga banal ay nais ding makinig sa kanilang mga karanasan ng pananampalataya? Kaya nga, ang mga kasama ko ay nakikinig sa iyong tinig. Sabi pa, iparinig mo sa akin. Sa gitna ng mga Kristiyano, gumagawa kayo ng mga grupo at mag-fellowship. Ngayon, tignan natin sa awit ng mga awit, chapter 2 verse 14. Kung titignan natin muna sa dalawang talatang dito sa awit ng mga awit chapter 2 at
Chapter 8, matututunan natin kung paano dapat mabuhay ang mga Kristiyano. Sisikapin ko pong matapos agad hanggat maaari dahil mainit po ang panahon. Sisikapin kong matapos agad. Kaya huwag po kayong masyadong mag-alala. Ngayon, balikan na natin yun pong Awit ng Mga Awit, Chapter 2. Verse 14. Awit ng Mga Awit, Chapter 2, Verse 14. O kalapati ko na nasa mga bitak ng bato, sa puwang ng bangin, sabi, o kalapati ko, gaya ng sinabi ni Solomon sa babaeng Shulamita, ganoon din ang sinasabi ng Panginoon sa taong ligtas. Kahit napatuloy na sinasabi ng Panginoon, sinang hindi mga ligtas ay walang kapangyarihang marinig ang tinig ng Panginoon. Kasi sinasabi sa John 5:25, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabuhay. Ang mga patay, ang mga hindi ligtas na kaluluwa, napatay sa kanilang mga kasalanan at pagsuway. Ang taong hindi ligtas ay maririnig isang araw ang tunog ng Ebanghelyo at iyon ang tinig ng Panginoon. Kaya sabi, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Sabi, ang mga makarinig ay mabubuhay. Ibig sabihin, espiritual na buhay. Kasi sinasabi dito ang tungkol sa pagkakaligtas, sinasabi nito ang tungkol na maipanganak na muli. Kaya kapag siya ay naipanganak na muli, ang kanyang tenga ay mabubuksan at maririnig niya ang tinig ng Panginoon mula sa sandaling iyon. May isang taong walang pandinig sa loob ng 40 years o higit pa, at hindi siya nakakarinig ng anuman at isang araw habang dumaraan ng isang tren. At talagang napalakas nito, nagsimula siyang makarinig ng tunog. Tunog ng isang tren at sinabi niya, ah, gumagana na ang mga tenga ko. Kaya nung narinig niya ang tunog ng tren, nagpasalamat siya sa tunog ng tren. Kaya talagang mahalaga na makinig sa pamamagitan ng mga tengang ito. Ang mga taong hindi ligtas ay hindi maaaring marinig ang tinig ng Panginoon kung hindi sila ligtas, kahit pa may tenga sila. Kasi Revelation chapter 2 at 3, binanggit doon, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. At ang mga taong ligtas ay may kapangyarihang marinig ang tinig ng Panginoon. Kung ang sinuman dito ay may tenga upang makinig, naniniwala ako na ang taong may buhay na espiritu ay maaaring marinig ang mga salita at maunawaan ang mga kahulugan ng mga ito sa mga talata ng chapter 2 at chapter 8 dito sa Awit ng Mga Awit. Kaya nga, bago matanggap ang kaligtasan, ang ating tenga ay bukas lamang sa sanlibutan. Kaya nga, naririnig lang natin ang mga bagay sa sanlibutan. Kaya nga, maging ang mga salitang makasanlibutan ay lumalabas sa ating mga bibig. Pero sa oras na makatanggap tayo ng kaligtasan, ang mga tenga ng ating mga kaluluwa ay nabuksan. Kaya ngayon, nagsisimula na nating marinig ang tinig ng Panginoon. Habang ang kanyang tinig ay naririnig at naiintindihan, lahat ay nagiging malinaw. Kaya nga sa Ebanghelyo ayon kay Marcos chapter 7, sabi doon Ephata o Ephrata na nangangahulugang mabuksan. Ibig sabihin Ephata, mabuksan. Ang mga tainga ng taong bingi ay nabuksan at sa verse 35, agad nabuksan ang kanyang mga tainga, sabi, nakalagang tali ng kanyang dila at siya'y nakapagsalita ng malinaw. Ang taong nakikinig ng maayos ay makapagsasalita ng malinaw. Kaya nga, naniniwala ako na mauunawaan natin ito ang tinig ng salita ng Panginoon na naririto. Kaya sa pamamagitan ng talatang ito, naniniwala ako na makakatanggap tayo ng mahalagang mga aral tungkol sa kung anong uri ng buhay ang nais o ninanais ng Panginoon. Sa verse 14, o kalapati ko, na nasa mga bitak ng bato sa puwang ng bangin, ginabit ang salitang kalapati. Ihinahalin tulad ni Solomon ang babaeng Shulamita sa isang kalapati dahil nakikita ng Panginoon ang taong tinubos na gaya sa isang kalapati. Naalala niyo po ba noong binautisman si Jesus at umahon siya? Nabuksan ng langit at alam niyo kung ano ang nangyari? Sinabi ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati. Ang Espiritu Santo ay bumabang gaya ng kalapati. Kaya nga dahil ang taong tinubos ay tumanggap ng Espiritu Santo, naging gaya na rin siya ng isang kalapati. Gaya ng Espiritu Santo na inahinod tulad sa isang kalapati. Tignan natin sa Mateo chapter 3. Matthew chapter 3 verse 16. Mateo chapter 3,
Verse 16, nang mabautismo si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Ang Espiritu ng Diyos ay lumapag kay Jesus gaya ng isang kalapati. Kapag sumisimbolo sa Espiritu, ihinahalin tulad ito sa kalapati. Noong naipanganak tayong muli sa Espiritu, pumasok sa atin ang Espiritu Santo sa Gawa 2:38 upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kapag natanggap natin ang kapatawaran ng mga kasalanan, ang Espiritu Santo ay mananahan sa atin gaya ng isang kalapating Espiritu na pumapasok sa atin. Kaya na ang bawat taong tinubos ay maaring maunawaan ito sa ganitong paraan na gaya sila ng isang kalapate. Balikan natin ang awit, chapter 2, verse 14, sabi, O kalapati ko. Ipinahayag po ito dito bilang isang kalapate. Tingnan din natin sa awit ng mga awit, 6 verse 9. Ang aking kalapate, ang aking walang kapintasan ay isa lamang, ang kinagikiliwan ng kanyang ina, walang kapintasan sa kanya na nagsinang sa kanya. Nakita siya ng mga dalaga at tinawag siyang maligaya, gayon din ng mga reyna at ng mga asawang lingkod at kanilang pinuri siya. Sabi, ang kalapati ko, ang aking walang kapintasan ay isa lamang. Ipinakilala niya ang babaeng Shulamita bilang isang kalapati. Kaya nga ang mga Kristiyano ay ihinalin tulad sa mga kalapati. Bakit po? Dahil tumanggap sila ng Espiritu Santo. Tignan din natin sa Awit 68. Awit chapter 68, verse 13. Awit 68:13, basahin po natin sabay-sabay. Kapag kayo'y humiga sa gitna ng mga kulungan ng mga kawan, kayo ay parang mga pakpak ng kalapati na natatakpan ng pilak, ang kanyang balahibo ay gintong kumikinang. Tinutukoy ng Panginoon ang tungkol sa bayan ng Israel na lumabas mula sa Ehipto at ang mga banal na naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon sa panahon ng Bagong Tipan. Sabi, kapag kayo'y humiga sa gitna ng mga kulungan ng mga kawan, ang Panginoon ang nangunguna sa mga taong ligtas sa gitna ng mga kulungan ng mga kawan. Maaring pareho ang mga Kristiyano sa mga tupa at kalapati. Kasabi, kapag kayo'y humiga sa gitna ng mga kulungan ng mga kawan, kayo ay parang mga pakpak ng kalapati na natatakpan ng pilak. Ang kanyang balahibo ay gintong kumikinang. Hindi ito ordinaryong kalapati, kundi kalapating natatakpan ng pilak. Kalapating kumikinang gaya ng pilak. Sa Biblia, ang pilak ay karaniwang sumisimbolo sa dugo. Naging anino ito ng mahalagang dugo ni Jesus. Kaya nga, maging ang patungang sumusuporta sa tabernakulo ay gawa lahat sa pilak. Ang tabernakulo ay ginawang batay po sa pagtubos ng dugo ni Jesus. Kasabi sa 1 Peter chapter 1 verse 18 at 19, nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluang paraan ng pamumuhay na minada ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi ang ng mahalagang dugo ni Kristo. Sa Biblia, ang pilak ay konektado sa dugo. Kaya nga, sabi, kayo ay parang mga pakpak ng kalapati na natatakpan ng pilak. Dito po, ang mga Kristiyano ay ang mga taong pinatawad sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Jesus. Pinatawad sila mula sa kanilang mga kasalanan. Ang kanyang balahibo ay gintong kumikinang. Dahil ang kulay na ginto ay karaniwang sumisimbolo sa kaluwalhatian. Wala pong buhay na mas maluwalhati kaysa sa buhay ng mga taong tinubos ng dugo ng Panginoon. Kaya ang mga Kristiyano ay pinapamunuan gaya ng mga kawan ng tupa, ngunit sa kabilang banda, sila rin ay gaya ng mga ibon na naghahanap ng langit, hinahangad ang mga bagay sa langit. At habang ang mga taong hindi ligtas ay nakakulong sa mga hangaring makalupa, ang mga Kristiyanong nabubuhay sa mundo ay nagiging mga nilalang na bagaman nakatapak pa sa lupa, ay naghahangad na sa langit. Kaya nga, sa kontekstong ito, kapag kayo humiga sa gitna ng kulungan ng mga kawan, kayo ay parang mga pakpak ng kalapati. Ngayon tingnan natin awit ng mga awit chapter 2. Sa verse 14, noong itinulad ang babaeng Shulamita sa kalapati,
Tunay na isa itong pagpapakita kung paano naging gaya ng kalapati ang mga banal. Dito sa verse 14, o kalapati ko na nasa mga bitak ng bato sa puwang ng bangin. Hindi lang ito basta kalapati. Anong uri ng kalapati? Kalapati ko. Kahit maraming uri ng kalapati, hindi ito basta kalapati lang, kundi ito ang kalapati ko. Anong ibig sabihin ng kalapati ko? Ito ang kalapating may personal o individual na relasyon. Sabi sa awit 23:1, ang Panginoon ay aking pasun, hindi ako magkukulang. Tungkol ito sa pagkakaroon ng personal na koneksyon sa Panginoon. Sinabi sa Romans 1:6, sa mga ito ay kasama kayo na mga tinawag kay Hesukristo. Kaya dapat na kay Jesus Kristo tayo. Kung wala tayong direktang relasyon sa Panginoon, wala tayong anumang koneksyon sa Kanya. Sabi sa Matthew 7:22, sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng gawang makapangyarihan? Bakit hindi tayo kilala ni Jesus? Anong sinabi ni Jesus? Sabi nila, sa Matthew 7:23, at kung maggagawin ay ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin kayo mga gumagawa ng kasamaan. Maring kumuha sila na alang-alang sa Panginoon. Ngunit sabi sa kanila ng Panginoong Jesus, hindi ko kayo kilala kailanman. Kapag ipinapangaral nila ang salita sa Panginoon sa pangalan ng Panginoon, gumagawa sila ng himala. May mga kapangyarihan, ginagawa nila lahat, ngunit wala silang personal na relasyon sa Panginoon. Kaysa sabi ng Panginoon sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. At ito ang pagkabigo ng pananampalataya. Kung kilala ko ang Panginoon, kilala rin ako ng Panginoon at doon maitatatag ang personal na relasyon. Kaysa John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at sa Jesucristo na iyong sinugo. Ang buhay na walang hanggan ay makilala ang iisang Diyos na tunay at sa Jesucristo na iyong sinugo. Ang makilala sa Jesucristo, anong ibig sabihin nito? Alam ko kilala natin si Pangulong Biden, alam natin ang ganito at gayong bagay, ngunit hindi ko siya personal na kinala. Magkaiba ang malaman ko ang ganito at gayong bagay tungkol kay Jesus at ang makilala ko ng personal si Jesus. Kaya nga ang paraan upang personal na makilala si Jesus ay ang eksaktong malaman kung ano ang kaugnayan ko sa dugo ng Panginoong Jesus doon sa krus. Kapag malinaw niyong naunawaan ito sa tulong ng Espiritu Santo, doon lamang kayo magkakaroon ng personal na relasyon. Kaya sa hymno, Blessed Assurance, Jesus is mine, O what a foretaste of glory divine, born of spirit, washed in His blood. Isinilang sa kanyang spirito, hinugasan ng kanyang dugo, noong malinaw na naipaunawa ng Espiritu Santo ang halaga ng dugo ni Jesus, ang Espiritu Santo ay pumasok sa atin at ang mga pinag-isa sa Panginoon ay naging iisang Espiritu at hindi na mapaghihiwalay. Ang personal na relasyon ay naging tiyak, kaya nga rito, kalapati ko, isang nakakakilala sa Panginoon at ang Panginoon ay may direktang relasyon sa akin at masasabi na isa akong tunay na pinagpalang tao. Tingnan natin sa 2 Samuel chapter 22. 2 Samuel Ikalawang Samuel Chapter 22 verse 2 at 3, at kanyang sinabi, ang Panginoon ang aking malaking bato, ang aking tanggulan at tagapagligtas ko. Ang aking Diyos, ang aking malaking bato, na sa kanya'y nangangalung ako. Ang aking kalasag at sungay ng aking kaligtasan, ang aking matayog na muog at aking kanlungan. Tagapagligtas ko, ikaw ang nagliligtas sa akin mula sa karahasan. Dito po, tinitiyak ni David ang kanyang personal na relasyon sa Panginoon. 10 beses niyang sinabi ang tungkol sa Panginoon at sa kanya. Bibilangin ko po ito isa-isa. Nabasa niyo po ba ng 10 beses? Tingnan niyo po. Ang Panginoon, ang aking malaking bato, ang aking tanggulan at tagapagligtas ko, ang aking Diyos, ang aking malaking bato, na sa kanya'y nanganganlong ako, ang aking kalasag, at sungay ng aking kaligtasan, ang aking matayog na muog at aking kanlungan. Tagapagligtas ko? Sa Biblia, 10 beses itong sinabi. Sa Genesis 1, ginawa ng Diyos
Sabi, ayon sa lahat ng uri, kapag isinami ito sa bilang, 10 beses po. 10 beses po. Kapag nag-ipka po kayo, ang 10 ay buo. Kaya na ang 10 ay buo at sinabi ni David na ang Panginoon ay sa akin. At para kay David, ang Diyos ang lahat-lahat sa Kanya. Kaya dapat na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Panginoon. Kilala natin ang isang sikat na tao sa mundo. Ngunit kilala ba talaga natin si Jesus? Mas maalaga po ito. Gaya ng sinabi ng isang tao, sabi niya, 100 minus 1 equals 0. Opo, ibig sabihin meron tayo ng lahat ngunit wala si Jesus sa atin? Ito ay 0. Score sa buhay, 0. Ito ang ibig sabihin ko. May pahayag naman, 0 plus 1 equals 100. May isang taong wala ng anuman. Ngunit may relasyon siya sa kay Jesus. Ang taong ito kasama si Jesus ay taong mayroon ng lahat ng bagay. Tama po? Kaya nga, ang pagkakaroon ng personal na relasyon sa Panginoon ay ang pinakamahalagang bagay. Kaya nga imposibleng malaman kung gaano kadakilang kapagpapala ang maligtas sa harapan ng Panginoon. Kaya kailangan magkaroon ng personal na relasyon. Balikan natin. Awit ng mga awit, chapter 2. Dito po makikita natin kung ano ang ninanais ng Panginoon. Una po sa lahat, sabi sa ating main scripture, o kalapati ko na nasa mga bitak ng bato sa puwang ng bangin. Nasaan po ang kalapating ito? Ang kalapating ito ay nasa mga bitak ng bato sa puwang ng bangin. Ang kalapati ay tumutukoy dito yung kalapati o yung pong mountain dove, kalapati sa bundok. Kaya dito sa awit chapter 2 verse 14, sabi, o kalapati ko na nasa mga bitak ng bato. Mahihina ang mga kalapating ito dahil mahina ito maaari itong mamatay kapag umatake ang mga maninilang ibon. Kaya kung itatanong nyo kung saan ito nagtatago, ito'y nasa lihim na lugar sa siwang ng bato. Tignan muna natin sa awit 74. Psalm 74. Awit 74 verse 19. Psalm 74, verse 19, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa mababangis na hayop, ang kaluluwa ng iyong kalapati ay huwag mong ibigay. Huwag mong kalimutan ng buhay ng iyong dukha magpakailanman. Sabi po ng mga awit, sabi niya, sa mababangis na hayop, ang kaluluwa ng iyong kalapati ay huwag mong ibigay. Ang taong hindi ligtas ay ipinahayag na mabangis na hayop. At hindi lang po kalapati, kundi kalapati ng Panginoon. Ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang kalapati. Ngunit anong uri ng kalapati? Ang iyong kalapati. Ang kalapati ng Panginoon, ang buhay ng kalapati. Ito ay kalapati. Bundok, kalapati sa bundok. Sabi pa, sa mababangis na hayop, ang kaluluwa ng iyong kalapati ay huwag mong ibigay. Kung ang mga hindi ligtas ay mga mababangis na hayop, ang mga tunay na mananampalataya naman ay tulad sa mga kalapati ng Panginoon. Ngunit dito sa ating sa awit ng mga awit chapter 2, sinabi na ang mga kalapating ito ay nasa lihim na lugar sa mga bitak ng bato. Sa katunayan, sinabi ito sa Kawikaan chapter 30, binanggit doon ang mga kuneho. Ito ay mga hayop na mas maniit pa kaysa kuneho. Ngunit dahil sila ay may hina, rock badgers, tinatayo nila ang kanilang bahay sa pagitan ng mga bato at hindi sila umaalis nito. Nagsisilbi ito para na parang harang na bato. Kaya bagaman subukan itong kainin ng mga asong gubat, hindi nila sila mahuhuli o di kayo makakain dahil nasa loob sila ng bato. Tayo rin po ay lumapit sa Panginoon na siyang walang hanggang bato. Kaya pinakaligtas na lugar ang nasa Panginoon. Gayunpaman, dito tinawag itong o kalapati ko na nasa mga bitak ng bato sa puwang ng bangin. Ngunit sa madaling salita, maring sabihin na ikaw ang taong nakahiwalay. Inihiwalay mula sa sanlibutan. Kaya matapos nating maligtas, hindi na po tayo nabibilang sa sanlibutan, tayo na ang mga taong pinutol mula sa sanlibutan. Ikaw ang taong ihiniwalay mula sa sanlibutan. Kaya tulad ka na po ng kalapating ito na nasa mga bitak ng bato sa puwang ng bangin, naniniraan ka sa sanlibutan ngunit niligtas ka ng Panginoon at hiniwalay sa sanlibutan. Ikaw ang taong ihiniwalay mula sa sanlibutan. Tingnan natin sa John 17. Ebanghelyo ayon kay 1 chapter 17.
verse 14 hanggang 17. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at napuot sa kanilang sanlibutan, sabagat hindi sila taga-sanlibutan. Gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan na gaya ko na hindi taga-sanlibutan. Pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Sabi, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita. Kaya pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya silang nakatanggap ng salita ng Diyos ay kinapuputan ng mga tao sa sanlibutan. Bakit? Kapag natanggap niya ang salita ng Ama at ang kaligtasan, iniwanan niya siya bilang sa Panginoon sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon sa sanlibutan. Kaya nga, siya ay naging taong hindi na nabibilang sa sanlibutan. Kasi sinabing sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Bago ka maligtas, ang ugali mo ay katulad din sa mga tao sa sanlibutan. Ngunit pagkatapos mong maligtas, ihiwanali ka na sa sanlibutan, kaya kapuputan ka na ng sanlibutan. Kailan pa? Kailan ka pa naging ganyan, sabi nila, at mapuput sila sa iyo? Sabi pa, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan. Mabuti sana kung mapupunta na tayo agad sa langit matapos maligtas. Ngunit, paano maliligtas ang ibang tao sa paligid natin kung kaagad tayong dadalhin sa langit? Kaya tayo iniligtas ng Panginoon at nilagay sa sanlibutan upang maligtas din ang ibang tao sa paligid natin. Kasabi rito, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Naninirahan tayo ngayon sa sanlibutan ito, ngunit umiiwas na mahulog sa kasamaan. Humihiwalay mula sa sanlibutan at dinadala sa kandungan ng Panginoon ang nasa paligid natin. Ito ang nais niya. Sa verse 16, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Dahil hindi kabilang ang mga Kristiyano sa sanlibutan, may kapangyarihan silang kaagad na manumbalik sa tuwing nahuhulog sila sa sanlibutan. Nang si Jesus ay naglalakad doon sa ibabaw ng tubig, sinabi ni Apostol Pedro, Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. Lumakad si Apostol Pedro sa ibabaw ng tubig. Nakalakad siya sa ibabaw ng tubig nang nakatuon lamang siya kay Jesus. Ngunit lumubog siya nang tumingin siya sa kaliwa o sa kanan. Nang malubog siya sa tubig, humingi siya ng tulong mula sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, iligtas mo po ako. Ang dagat ay ang anino ng sanlibutan. Kapag ang mga hindi ligtas ay nahulog ng malalim sa sanlibutan, unti-unti silang nahuhulog sa kandungan ng sanlibutan, ngunit sa mga ligtas na nahulog sa sanlibutan, meron po silang lakas upang hanapin ang tulong ng Panginoon. Kaya, yan po yung katotohanan. Kaya matapos yun, sa John 17:17, pabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kaya po kapag nahulog ang mga Kristiyano sa sanlibutan, lalabas muli ang kalakasan at lilinisin sila ng Panginoon sa pamamagitan ng salita. Ano man ang sitwasyon, ang kalapating ito ay nasa puwang ng bangin na kahiwalay. Kaya sa oras na tayo ay maligtas, tayo ay hiwanay na sa sanlibutan, hindi na taga-sanlibutan, dapat nating malaman ito. Kaya kapag pinakita natin na namumuhay tayong nakahiwalay mula sa mga tao sa sanlibutan, bagaman nakatira tayo dito, makikita tayo ng mga tao sa paligid natin at sasabing, ang laki ng pagbabago mo. Sa palagay ko may kakaiba sa iyo. Sa pamamagitan nito, naliligtas sa mga tao sa paligid natin. Balik po tayo, awit ng mga awit, chapter 2. Ilagay niyo po ito pong bookmark para mahanap natin ng mas madali. Awit chapter 2, awit ng mga awit, chapter 2, verse 14. O kalapati ko na nasa mga bitak ng bato, sa puwang ng bangin, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Anong sinabi niya? Sinabi niya sa kanya, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Nasaan po ang ating mga mukha bago tayo maligtas? Nakaharap lamang tayo noon sa sanlibutan. Maraming mga bagay ang nakikita. Nabuhay tayo na nakikita lamang ang sanlibutan. Pero dito po, sabi, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Kahit mga ligtas na tayo,
itinataas ng Panginoon ang ating mukha tungo sa Kanya. Ligtas na tayo. Matapos tayong maligtas, magiging napakasaya ng Panginoon sa tuwing titingin tayo at itaas sa itaas at tinitignan natin ang Panginoon. Sabi dito, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Kaya po, kapag tapat tayong tumitingin sa Panginoon, talagang nalulugod ang Panginoon. Kaya sa tuwing may oras po tayo, dapat nating tignan ang Panginoon. Sabi niya, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Tulad ng isang kasabihan, nakatakda sa mga tao ang itingala ang kanilang mga ulos at tungin sa itaas. Hindi tulad ng mga hayop na laging nakatingin sa baba na kayo po. Matapos maligtas, patuloy akong tumitingin sa itaas. Dapat nating tignan ang mukha ng Panginoon. Kaya po, masaya ang Panginoon kapag tumitingin tayo sa Kanya. Awit chapter 25, verse 5, akayin mo ako sa iyong katotohanan, ako'y iyong turuan sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan, sa iyo'y naghihintay ako ng buong araw. Awit 25 verse 5. Sinabi ng manunulat ng awit, sa iyo, Panginoon, itinaas ko ang aking kaluluwa. Dahil ang Panginoon ang naging Diyos ng aking kaligtasan, sabi niya, sa iyo'y tumitingin ako buong araw. Ang dahilan kung bakit dumidilim ang puso ng mga mananampalataya na nakatanggap ng kaligtasan ay dahil patuloy silang tumitingin sa mga nasa paligid nila. Tinitignan nila ang paligid at titingin muli sa sarili nila ng paulit-ulit. Tinitignan nila ang kanilang sitwasyon. Hindi sila komportable sapagkat hindi nila itinataas ang kanilang mga mata na nakatingin lamang sa mga bagay na nasa paligid nila. Ano ang dapat natin gawin upang maaliw? Ano ang maaari natin gawin upang maaliw? Hindi po sa baba, kundi sa taas. Tingin sa taas. Tumingin ka lamang sa itaas. Makikita ninyo siya na namatay at muling nabuhay. Kaya ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Kaya po kapag tinitingala natin ang ating mukha, at tumingin tayo sa Panginoon, maaari nating makita ang Panginoon na namatay at muling nabuhay. Kaya kapag may oras tayo, dapat tumingin sa Panginoon. Awit chapter 62, tingnan po natin. Awit chapter 62, verse 1. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa, ang aking kaligtasan ay nanggagaling sa Kanya. Sabi, sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Ang panahon natin ngayon ay napakaingay. Alam natin yan. Sa Revelation 16, sa verse 13, tatlong spiritong karumal-dumal, gaya ng mga palaka, sabi po. Ang mga palaka ay maingay. Napakaraming mga ingay sa panahon natin na hindi natin maaaring maranasan ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nagsasalita sa tahimik. Mahirap papakinggan ang tinig ng Diyos kapag marami ang ingay. Kaya dapat mong malaman kung paano maging matahimik at manatili upang marinig mo kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa iyo. Kahit sa pakikinig po ng sermon, lumilipas lamang ang 30 minutes. Habang nagpapatuloy tayo, lilipas ang 30 minutes at mas nagiging focus na tayo. Habang lumilipas po ang oras, mas lalo pa tayong nagiging focus. Ang mga tunog ng sanlibutan uunti-unti lang nawawala at higit na nating naririnig kung ano ang sinasabi ng Espiritu Santo na nasa atin habang nakikinig tayo ng salita. Mas tahimik kapag nasa bahay. Dapat akong maging tahimik upang marinig ko kung ano ang nais ng Diyos mula sa akin. Kapag nasa gitna ka ng maingay na tunog, hindi mo talaga maunawaan kung ano ang sabi ng Diyos. Kaya dapat tahimik upang marinig mo ang tahimik na salita ng Diyos. Kasi sabi niya, sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Sa Diyos lamang naghihintay. Sa verse 5, Awit, chapter 62, verse 5, sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa,
sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Binanggit tahimik. Kaya anumang hirap ang mga bagay na dumating, kung gagawin kong payapa ang aking isip at ititingin ko ang aking mga mata sa itaas, magiging madali ang problema at alam kong tutulungan ako ng Diyos, kaya naniniwala akong tutulungan ako ng Panginoon kapag tumingin ako sa itaas. At alam ng Panginoon kung sino ang mga tumitingin sa itaas sa Kanya. Tingnan natin sa Isaiah chapter 40, verse 27. Isaiah chapter 40, verse 27, bakit sinasabi mo, O Jacob, at sinasalita mo, O Israel, ang daan ko ay lingid sa Panginoon at nilalagpasan ng aking Diyos ang kahatulan ko? Hindi po dapat ganito ang mga sinasabi mo. Hindi maganda, bagbaguin ko ito at babasahin ko. Babasahin ko po sa ibang paraan, o sino ka man, bakit mo sinasabi ang bagay na ito, o sino ka man? Kakaiba po itong sabihin sa kanino man. Kaya, o kung sino ka man, bakit mo sinasabi, O Jacob, at sinasalita mo, Israel, ang daan ay lingid sa Panginoon. Ang daan ko, hindi nalalaman ng Diyos sa mga pinagdaraanan ko. Hindi tatanggapin ng Diyos sa mga hinaing ko, sabi niya. Hindi po tayo dapat magsabi ng ganitong bagay. Sa verse 28, hindi mo ba nalaman, hindi mo ba narinig, ang Panginoon ang walang hanggang Diyos? Ang lumikha ng mga dulo ng lupa, hindi siya nangihina o napapagod man, walang makakatarok ng kanyang kaunawaan. Siya nagbibigay ng lakas sa mahina, at sa kanya na walang kapangyarihan ay dinadagdagan niya ang kalakasan. Basahin po natin ang verse 31 sabay-sabay. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas, sila'y papailanlang na may mga pakpak na parang mga akila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod, sila'y lalakad at hindi manghihina. Ngunit sabi po, silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Ano po ang ibig sabihin nito? Alam ng Panginoon kung sino ang taong itinataas ang kanyang mukha at tumitingin sa Panginoon. Kaya sabi niya, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y papailan lang na may mga pakpak na parang mga agila. Para po silang lumilipad ng lumilipad. Sila'y tatakbo at hindi napapagod. Sila'y tumatakbo. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Hindi manghihina. Naglalakad. Sila'y naglalakad. May ibang mga taong nagsasabi ng ganito sa pahayag. Sabi nila, kapag nasa mahirap akong sitwasyon, pinapalakad ako ng Diyos nang walang hinto, bagaman hindi ako makalakad o makatakbo. Kahit pa napakahirap na sitwasyon, sa kanilang mga tumitingin sa taas, ang nagpapatuloy ay nakakapaglakad ng paunti-unti, bagaman mahirap, sapagkat ang Panginoon ay hindi sumusuko at sinusuportahan sila mula sa likuran. Kahit na sumuko silang mga hindi tumitingin sa Diyos, silang mga nakatingin sa taas, sa kabila ng mahirap na sitwasyon, ay nararanasan at nalalaman na tinutulungan sila ng Diyos, sapagkat nakikita sila ng Diyos at binibigyan sila ng lakas. Tama po ito. Nang lumakad si Apostol Pedro sa ibabaw ng tubig, nang lumakad siyang nakatuon lamang sa Panginoon, maayos siyang nakapaglakad. Ngunit sa halip na tumingin sa Panginoon, nagsimula siyang tumingin sa kaliwa at sa kanan, tinignan ng hangin at nagsimula siyang lumubog. Kaya sabi ng Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Kaya ang tumitingin sa Panginoon ay mahalaga. Balikan natin ang awit ng mga awit. Chapter 2, verse 14. Awit ng mga awit, chapter 2, verse 14. O kalapati ko na nasa mga bitak ng bato, sa puwang ng bangin, ipakita mo sa akin ang iyong mukha, iparinig mo sa akin ang iyong tinig, sapagkat matamis ang iyong tinig at ang iyong mukha ay kaibig-ibig. Pakiusap, tumingin ka sa itaas. Ibig sabihin, tumingin ka lamang sa itaas. Ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Nalulugod ang Panginoon na makita kang tumitingin sa itaas. Iparinig mo sa akin ang iyong tinig.
Nais din ng Panginoong marinig ang tinig ng ligtas. Iparinig mo sa akin ang iyong tinig. Maraming mga bagay ang hindi natin masabi sa iba. Maging sa mga malapit sa atin, ngunit kapag binasa natin ng awit, isang kamangha-manghang bagay na ang manunulat ng awit ay nasasabi ang lahat ng bagay na naisang sabihin sa Diyos. Sinabi rito, iparinig mo sa akin ang iyong tinig. Nalulugod ang Panginoon kapag ang taong ligtas ay nakakapaghayag sa Kanya, na kinakausap siya at nanadalangin sa Kanya. Kaya sabi ng Diyos, iparinig mo sa akin ang iyong tinig. Iparinig mo sa akin ang iyong tinig. Kausapin at manalangin ka. Gusto ng Diyos na marinig ang ating tinig. Tingnan natin awit 62. Awit 62 verse 8. Babasahin ko po. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon, o bayan. Ibuhos ninyo ang iyong puso sa Kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Sa lahat ng panahon, ibig sabihin ay palagi. Sa oras na iyon, sa lahat ng panahon, sa tuwing may pagkakataon tayo, oras-oras, pagkakataon sa pagkakataon. Magtiwala kayo sa Kanya sa lahat ng panahon, o bayan. Ibuhos ninyo ang iyong puso sa Kanyang harapan. Para sa atin, ang Diyos ay kanlungan. Sa unang bahagi ng aklat ng mga hukom, noon, itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon na sinasabi, nagtanong sila, nabuhay sila sa tulong ng Diyos sa tuwing nagtatanong sila at gumagawa. Ngunit sa paglipas ng panahon, sa huling parte, ginawa ng bawat tao kung ano ang matuwid sa kanyang sariling paningin. Nasira ang kanilang pananampalataya sapagkat hindi sila nagtanong sa Diyos, kundi gumawa sa sarili nilang paraan. Kaya sabi, iparinig mo sa akin ang iyong tinig. Nais ng Diyos na marinig ang mga ligtas. Sa Genesis chapter 4, ipinanganak ni Adan si Cain at Abel at si Seth, at ipinanganak nila si Enos. Sa araw ng kapanganakan ni Enos, sabi sa Biblia sa Genesis 4:26, nang panahong iyon, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay ang manalangin sa Diyos, makipag-usap sa Diyos, magkaroon ng fellowship sa Diyos. Sa araw ni Enos, tumawag siya kay Jehovah. Namuhay siyang may fellowship at panalangin sa Diyos. Kaya sabi, iparinig mo sa akin ang iyong tinig. Gusto po na marinig ng Diyos ang tinig natin. Paano kaya kung gusto marinig ng emperador ang iyong tinig? Kung may isang tao halimbawa, kayang gawin ng anumang bagay, kahit anong bagay ay kaya niyang gawin, pwede kang humingi ng tulong sa Kanya at kaya niyang tuparin ang kahilingan mo. Gusto tayong marinig ng Panginoon. Hanapin po natin sa Awit 116. Awit 116. Verse 1 at 2. Minamahal ko ang Panginoon sapagkat Kanyang dininig ang aking tinig at ang at aking mga hiling, sapagkat ikinining niya ang kanyang pandinig sa akin, kahit ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Minamahal ko ang Panginoon sapagkat kanyang dininig, ang aking tinig at ang aking hiling. Sinasabi na ang Panginoon na nakapaglikha ng lahat ng bagay sa sansinuko, narinig niya ang panalangin ng isang tao na nakasiksik sa isang sulok ng mundo, at pinakinggan din iyon ng Panginoon. At sa verse 2, sapagkat ikinining niya ang kanyang pandinig sa akin, kaya't ako'y tatawag sa kanya habang ako'y nabubuhay. Nakikinig po ang Panginoon sa tuwing ang mga ligtas na tao ay ibinubuhos ang kanilang puso sa Kanya. Iparinig mo sa akin ang iyong tinig. Ngunit kung titignan niyo sa Revelation chapter 5, ano ang hinahawakan ng 24 na mga pinuno sa harapan ng Panginoon? May hawak silang alpa at gintong mangkok na puno ng insenso, at ang alpa ay para sa pagpupuri. Ano ang nakakalugod sa Panginoon? Sa tingin ko po, gusto niyang makarinig ng awit papuri. Iparinig mo sa akin ang iyong tinig. May tunog na nais marinig sa atin ng Panginoon, at ito yung tunog ng awit papuri sa Panginoon. At masaya siya kapag narinig niya iyon, at magiging masaya kapag narinig niya tayong nananalangin sa Kanya.
Si Apostol Pablo, nakulong siya noon habang siya ay nangangaral. Nihubog siya. Nasa panika na, nasa loob ng bilangguan sa Filipos. Subalit siya ay sila'y nanalangin at umawit ng papuri. At sinasabi sa Biblia na napuksan ng mga pintuan. Kaya kapag tayo nagagalak at umaawit sa Diyos, kahit pa tayo ay nakakadena, gaano man nalulugod ang Panginoon kapag narinig niya yung ating awit at panalangin. Kaya ang tunog ng awit papuri, pinapakinggan at kinalulugdan ito ng Panginoon. Gusto nang marinig ng Diyos ang tunog ng awit papuri. Pinapakinggan at nalulugod ang Panginoon sa tunog na iyon. Kaya yung choir, masaya kayo ngayon. Masaya po kayo. At natitiyak kong gusto tayong marinig ng Panginoon na humihingi ng tulong sa Kanya. Kapag sinasabi natin, Panginoon, tulungan mo po ako sa bawat sandali, kahit sa tuwing may kausap ka, Panginoon, tulungan mo po ako, kahit na ganyan kaliit na bagay, mayroon po yung malaking epekto at ang Panginoon ay nalulugod po kapag ganoon. Kung titignan niyo sa Book of Nehemiah, sa chapter 2, si Nehemiah ay nanalangin ng matagal sa Diyos nung siya ay isang nakatalaga sa inuming alak. Sapagkat ang lungsod ng Jerusalem ay nasunog at ang mga pader ng Jerusalem ay nawasa at nag-alala siya sa Jerusalem, kaya baka sa mukha niya ang pag-aalala. Nung tinignan siya ng hari, ang mukha niya ay iba kaysa sa dati. Kaya maari na isip ng hari, siguro dahil sa siyang nagbibigay ng alak na iinumin ko, siguro may lason nito. At alam niya, sapagat siya ay nakatalaga sa aking alak. Kasi sinabi niya, bakit malungkot ang iyong mukha, samantalang wala ka namang sakit? Ito'y walang iba, kundi kalungkutan ng puso. Kaya sumagot si Nehemias, sa katunayan ng templo ng Jerusalem, mahal na hari ay nasunog at kumuho ang mga pader. Kaya bakit hindi malulungkot ang aking mukha? Kaya sabi ng hari, ano ang iyong kahilingan? Nang sandaling iyon, hindi niya sinabi na, O Hari, gusto ko ng ganito. Ngunit sabi po ng Biblia, kaya't ako'y nanalangin sa Diyos ng langit. At pagkatapos yun ay sinabi niya ang kanyang kahilingan sa hari. Kaya nang sandaling iyon, nakita siya ng Panginoon, ngunit hindi ito napansin ng hari. Ang Panginoon ay palagi pong nakikinig. Naririnig niya ang panalangin na kasimbilis ng kidla. Naririnig niya ang panandaliang katahimikan. Nakikinig siya. Maaari nasa kalagitnaan ka ng problema sa iyong buhay mag-asawa, gusto mong makipag-away at sinabi mo, Panginoon, tulungan mo po ako. At maaari, nais mong supinin ang iyong puso. Ang isang maikling panalangin sa sandaling ito ay napakagandang panalangin at nalulugod talaga ang Panginoon dito. Kasi sabi niya, iparinig mo sa akin ang iyong tinig. Kaya gustong-gusto niya kapag nakikipag-usap tayo sa Kanya. Kapag nagpapalaki halimbawa ng bata, maganda na hinahayaan mo silang gawin ang mga bagay ng sila lang, ngunit maganda rin kapag lumalapit sila sa iyo at nagtatanong sa tuwing nahihirapan sila. Nakakaasar, ngunit mabuti po ito. Ayos lang ito sa Panginoon. Kaya napakaganda na abalain natin ang Panginoon, abalahin, sapagkat gusto niya itong na kumakapit tayo sa Kanya, nakikipag-usap. Tingnan natin sa Awit chapter 5, verse 1. Dinggin mo ang aking mga salita, O Panginoon, pakinggan mo ang aking panaghoy. Pakinggan mo ang tunog ng aking daing, Hari ko at Diyos ko, sapagkat sa iyo ako'y nananalangin, O Panginoon, sa umaga ang tinig ko iyong pinapakinggan, sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Sa mga salitang ito, nakikita natin ang panuntunan ng panalangin. Una, sabi, O Panginoon. Kaya ukol sa Kanya ang panalangin. Kaya, O Panginoon, pakinggan mo ang aking panaghoy. Pinapakita nito, na mahalaga na maging malinaw muna ang nilalaman ng panalangin natin. Pakinggan mo ang aking panaghoy. Kaya ang mahalaga sa panalangin ay maging malinaw po kung anong hinihingi mo. Kaya hindi maganda na magsalita lang ng napakahabang panalangin, kundi mas maganda na maging malinaw kung ano ang hinihingi mo. May kwento po. May isa pong elder na kilalang kilala na mahaba manalangin. At isang araw ng Linggo pagkatapos ng sermon, nanalangin ang elder na ito.
Napakahaba ng panalangin niya. Pagkatapos, idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita na wala na ang mga church members at siya na lamang at ang pastor ang naiwan. Kinagtanong siya, "Pastor, saan sila pumunta?" Sumagot ang pastor, "Noong nananalangin ka, ipinagdasal mo sa mula Genesis hanggang Apokalipsis. At noong nasa bahagi ka na bumaha sa panahon ni Noe, hayon lahat sila naanod." Sa ganitong halimbawa, may mga taong nagtatalumpati sa harap ng Diyos. Ngunit kung magdadasal ka, mahalaga na maging malinaw dapat ang nilalaman ng panalangin. Kesa bidinggin mo ang aking mga salita o Panginoon, ano ba ang gusto mo? Mahalaga na ang nilalaman ay tumpak at malinaw na mga pangungusap at sasagutin ka po ng Panginoon. Tama po ba? Sabi dito, dinggin mo ang aking salita o Panginoon, pakinggan mo ang aking panaghoy. Kaya dapat mong buksan ng iyong puso ng lubusan at ipahayag kung may nagawa kang mali at magsisi ka talaga at manalangin, Hari ko at Diyos ko. Sabi dito ngayon, sunod, Hari ko at Diyos ko. Ito naman ay itaas ang Diyos at papagpakumbabain ang iyong sarili. Pakinggan mo ang tunog ng aking daing, Hari ko at Diyos ko, sapagat sa iyo ako'y nananalangin. Kaya anong ibig sabihin ng salitang daing? Ito ay isang maalab na puso. Kaya kung hihingi ka ng tulong na may maalab na puso, talagang nakikita ka ng Diyos. Dapat kang magkaroon ng sinserong puso. Kung mga formal lang na panalangin, mahirap sa kamila ang lumagpas sa bubong ng bahay. Sa panalangin, kailangan ng sinserong puso. Kaya sabi niya, O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan. Ang sa umaga ay kapareho rin ng sa madaling araw. Sa salitang Hebreo, maaga pa. Ganito ang mga taong namumuhay sa panuntunan na Diyos muna o God first. Sinasagot ng Panginoon ang panalangin ng mga ganoong tao. O Panginoon, sa umaga ang tinig ko'y iyong pinapakinggan, sa umaga'y naghahanda ako para sa iyo at ako'y magbabantay. Kaya nagdadasal ka at umaasa na masasagot ang panalangin mo at kapag nasagot ang ipinagdadasal mo, labis kang magpapasalamat. Gayunpaman, gusto lang Diyos iparinig mo sa akin ang iyong tinig. Isang pagpapala ang tumakbo sa Panginoon at makausap siya sa lahat ng oras. At anong uri ng tinig na lulugod ang Panginoon? Malulugod siya kapag malaya nating inihahayag, isa pa ang tunay na pag-ibig para sa Panginoon. Isa rin po ito sa nakapagpapalugod sa Kanya. Sabi ni David, iniibig kita o Panginoon, aking kanakasan. Psalm 18 verse 1, ipinahayag niya na talagang iniibig niya ang Panginoon. Gaano nga kasaya ang Panginoon kapag narinig niya ang ganoong pahayag? Halimbawa, nung ang babaeng dinudugo ay gumaling. Malaya niyang sinabi sa mga tao na gumaling siya dahil kay Jesus, tama po? Kapag ganun natutuwa ang Panginoon, ipinahayag naman ni Apostol Pedro sa harap ng maraming tao, sabi niya, Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Malayang sinabi ni Jesus sa 12 alagad, ibig ba ninyong umalis din? Sumagot sa kanya sa Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako ng gitkay sa mga ito? Sinabi niya sa kanya, Opo Panginoon, nalalaman mo na minamahal kita. Kaya nais po ng Panginoon na marinig na ipinapahayag natin sa harap ng mga taong nasa palibot natin kung ano ang matatag natin sinasampalatayanan na ako ay isang tunay na Kristiyano. Malulugod ang Panginoon kapag inilantad natin sa harap na mga hindi mananampalataya na tayo ay mga mananampalataya. May isang taong nagngangalang Polycarp po noon. Siya po ay tinuruan ni Apostol Juan na apostol ng Panginoong Hesus at naging isa siyang dakilang Kristiyano. Ito pong si Polycarp. Dahil siya ay napakabuting tao, nung siya po ay 86 na taong gulang, sinabi sa kanya ng gobernadora, Kung ipagkakaila mo si Jesus, kahit minsan lang, pakakawalan kita. Sasabihin mo lang sa harap ng mga tao na hindi mo kilala si Jesus at kapag nakalaya ka na, pwede ka na uli manampalataya kay Jesus. Ganun pa man, sumagot po si Polycarp. Sabi niya, paano ko masasabi na hindi ko kilala si Jesus kung pinaglingkuran ko na siya sa loob ng 86 na taon at walang nagawang anumang mali ang Panginoon sa akin. Kesa huli,
mas pinili niyang sunugin siya. Namatay po siya. Nabuhay sana siya kung itinanggi niya si Jesus kahit minsan lang, ngunit hindi niya ginawa yon. Kaya ang ating ipinapayag sa harap ng maraming tao, ito ang itinuturing ng Panginoon na mahalaga. Sabi ng Panginoon, kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Tignan po natin, awit ng mga awit. Balik tayo, awit ng mga awit, chapter 2, verse 14. O kalapati ko na nasa mga bitak ng bato sa puwang ng bangin, ipakita mo sa akin ang iyong mukha, iparinig mo sa akin ang iyong tinig, sapagkat matamis ang iyong tinig at ang iyong mukha ay kaibig-ibig. Nagsalita ang Panginoon. Sabi niya, sapagkat matamis ang iyong tinig. Ibig sabihin, maganda itong pakinggan. Kapag nakikinig ang Panginoon, anong uri ng tunog ang itinuturing niyang magandang pakinggan? Ano po yun? Ang mga magulang ay masaya kapag narinig nila ang tunog ng buhay kapag naisinang na ang kanilang anak. Gaano nga kasaya ang nanay kapag narinig niya ang kanyang sanggol na umiiyak sapagkat matamis ang iyong tinig? Ibig sabihin po, ito ay malambing at kahali-hali na. Gaano nga po nalulugod ang Panginoon kung ang bawat tao ay ligtas at nagpapatutuo sila ng kaligtasan at maririnig ang tunog ng buhay? Kaya sapagkat matamis ang iyong tinig, kapag narinig ng Panginoon ang tunog ng mataimtim na pakiusap, ang tunog ng pagbuhos ng ating mga puso sa Panginoon maging sa gitna ng mga luha, ituturing ito ng Panginoon na napakagandang tunog. At kapag ipinahayag natin na tayo ay mga mananampalataya sa harap ng mga di mananampalataya, gaano nga kaganda at kalambing na pakinggan ito ng Panginoon. Ang tunog ng ating testimony ng patotoo, pakikinggan ito ng Panginoon na gaya ng isang napakagandang tunog. Ako'y naniniwala ng aking sinasabi, lubang nahihirapan ako. Awit 116 verse 10. At sapagkat tayo naniniwala, ituturing ng Panginoon na mabuti ang lahat ng mga bagay na ito. Kasi sabi niya, sapagkat matamis ang iyong tinig at ang iyong mukha ay kaibig-ibig. Sinabi dito ng Panginoon, ang iyong mukha ay kaibig-ibig. Ngunit meron tayong dapat pag-isipan dito. Ang iyong mukha, sabi dito, nabasa ko ay kaibig-ibig. Nakita ko po ito ngayong araw. Anong klase ng mukha ang itinuturing ng Panginoon na kaibig-ibig? Alam niyo po, kapag masipag tayong magbasa ng Biblia, makikita ng Panginoon na kaibig-ibig ang ating mga mukha. Ang mga salitang ito ang kumakatawan sa Diyos. Kapag may natanggap kang love letter at binasa mo ng paulit-ulit, patunay lamang po ito na interesado ka sa taong nagsulat nito. Kapag masipag tayong magbasa at mag-aral ng Biblia, makikita ng Panginoon na kaibig-ibig ang ating mukha. Ang iyong mukha ay kaibig-ibig. At kapag tumitingin tayo sa Panginoon, makikita ng Panginoon ang mukha natin na kaibig-ibig. Tingnan natin sa Awit 27. Verse 8. Awit 27. Verse 8. Sinabi mo, hanapin ninyo ang aking mukha. Sabi ng aking puso sa iyo, ang iyong mukha, Panginoon, ay aking hinahanap. Ang mukha ng nagbabasa ng Biblia, ang mukha na hinahanap ang mukha ng Panginoon. Sa unang Kronika 16:11, sabi doon, hanapin ninyo ang Panginoon at ang kanyang lakas, palagi ninyong hanapin ang kanyang pakikiharap. Kaya ang mukha na inaarap natin ng may paglingap para sa Panginoon ay siyang napakahalagang mukha sa paningin ng Panginoon. Tignan din natin Awit 4. Awit 4 verse 9. Inagaw mo ang aking puso, kapatid ko, kasintahan ko. Inagaw mo ang aking puso ng isang sulyap ng mga mata mo, ng isang hiyas ng kwintas mo.
Pinuro dito ng lalaking ikakasal, yun pong kanyang mapapangasawang babae. Sabi niya, kapatid ko, kasintahan ko, inagaw mo ang aking puso ng isang sulyap ng mga mata mo. Gaano nga kasaya ang Panginoon kapag tinitignan natin siya ng may paglingap sa kanya. Pag nililingap natin siya. Chapter 6 sa awit, tingnan din natin. Chapter 6 verse 5. Alisin mo ang iyong mga mata sa akin. Gaano magiging masaya ang Panginoon kapag tinitignan natin siya ng may nagtitiwalang puso? Sapagkat ginugulo ako ng mga ito. Nakasulat sa Biblia noong namangha ang Panginoon, sinabi na siya ay namangha at nagulat sa pananampalataya ng senturyon. Kapag nakaharap natin ang Panginoon na may matatag na pananampalataya at pag-ibig, magugulat din siya. Meron tayong mga kahirapan at pagdurusa, ngunit kapag nakita ng Panginoon ang ating mukha na nakabaling sa Kanya, sa gitna ng mga kahirapang iyon, napakaganda dito sa Panginoon, sa Kanyang paningin. Kapag ang ating mukha ay nakabaling sa mga kapatiran na nahihirapan, mahalaga rin po ito sa paningin ng Panginoon. Napakaganda sa paningin ng Panginoon ang mga mata at mukha na nakatingin sa mga kawawang kaluluwa. Magiging masaya rin siya kapag ang ating mukha ay nakatingin sa summer retreat. Ito nga, ang mga napakagandang mukha. Pag makikita natin ang mga brothers and sisters, ang mga nahihirapan, mga nawawalang kaluluwa, yan ang mga napakagandang mukha, lalo pag nakatingin tayo sa summer retreat. Noon po, nakita ni Esteban ang Panginoon, Esteban na martir. Sabi niya, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Nakita niya ang Panginoon, siya bilang isang martir. Nakita nila ang isa't isa. Ang iyong mukha ay kaibig-ibig kaya nakita ni Esteban ang Panginoong Isus. Ang iyong mukha ay kaibig-ibig. Tingnan din natin ulit. Awit ng mga awit, chapter 2, verse 14. Awit ng mga awit, chapter 2, verse 14. Ano ang sinasabi rito? O kalapati ko na nasa mga bitak ng bato, sa puwang ng bangin, ipakita mo sa akin ang iyong mukha, iparinig mo sa akin ang iyong tinig. Bakit po siya nagsusumamo ng mataintim ng ganito? Natural lamang po sa atin na maging malapit sa Panginoon sa sandaling tayo ay maligtas. Ngunit sa katagalan, maaari po tayong lumayo mula sa Panginoon. Kaya sabi, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Pakiusap, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Tayo po ay minsan nagiging masyadong abala at nawawalan tayo ng oras na makipag-usap sa Panginoon. Kaya sabi niya, iparinig mo sa akin ang iyong tinig. Kahit na nais siya tayong pakinggan, ngunit hindi maaari. Lalo na sa ating makabagong panahon, ang mga tao ay masyadong abala. Masyado silang abala na hindi na silang nakapaglalaan ng oras para sa Panginoon. At ang Panginoon naghihintay sa atin, ngunit wala naman tayong oras upang harapin siya. Ngunit kanyang sinasabi, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Iparinig mo sa akin ang iyong tinig. Sa Apocalypse chapter 3, sinabi ng Panginoon, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutukto. Sabi niya, tayo ay mag-fellowship, ikaw at ako. Nais ng Panginoon na makapag-fellowship tayo sa Kanya. Kahit na ikaw ay napakaabala, maglaan ka po ng oras upang makipag-usap sa Diyos. Ganoon ka. Talaga kaabala na yun? Abala ka pa rin ba kahit na weekend? Tuwing weekend, sinasabi sa atin ng Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Mabuti na ikaw ay dumalo ngayon. Sinasabi ng Panginoon, tuwing Miyerkules din, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Kung mayroong cell group fellowship, morning fellowship, young adult fellowship, sa tuwing may pagtitipon ng mga Kristiyano, nais ng Panginoon na makita ang iyong mukha. Gaano kaya magiging kasaya ang Panginoon kung tayo ay kanyang makikita sa summer retreat? Ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Iparinig mo sa akin ang iyong tinig, sapagkat matamis ang iyong tinig at ang iyong mukha ay kaibig-ibig. Kapag ang mga Kristiyano ay nagtitipon-tipon at malapit sa Panginoon, Kanya po itong nakikita at Siya po ay nagbibigay ng pagpapala para sa kanila. Tignan ulit natin sa awit ng mga awit, chapter 8, verse 13. Awit ng mga awit, chapter 8, verse 13.
Ikaw na tumatahan sa mga halamanan. Sa chapter 2 verse 14, sinasabi na nasa mga bitak ng bato sa puwang ng bangin. Ang mga Kristiyano, sila ay hiniwalay sa sanlibutan at sila ay tumatahan na ngayon sa mga halamanan. Ito po ay para sa mga Kristiyano na dapat humiwalay na sila sa sanlibutan at manahan na sa mga halamanan. Para po sa kahulugan ng ikaw ay tumatahan sa mga halamanan, isipin po natin noong nilikha si Adan at saka si Eva. Sa Genesis chapter 2 verse 7, nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ng butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Si Adan po ay isang alabok lamang, ngunit sa sandaling pumasok na sa kanyang buhay, siya po ay naging isang buhay na nilalang. Pagkatapos siyang maging buhay na nilalang, nilagay po siya ng Diyos sa halamanan ng Eden. Genesis 2:8, naglagay ang Panginoong Diyos ang isang halamanan sa silangan ng Eden. Si Adan at si Eva, na nakatanggap ng buhay, ay kailangang mabuhay sa halamanan, sa Garden of Eden. Dahil mayroong apat na ilog na dumadaloy sa halamanan ng Eden, doon po ay sagana ng tubig, kayo din sagana rin sa mga bunga. Meron pong mga bedelyo, batong onyx at ginto. Ang pinakamahalaga, ang Diyos ay naroon. Iyon po ang lugar kung saan mayroong ugnayan sa Diyos. Ang halamanan ng Eden ay anino po ng church sa Bagong Tipan. Tayo po ay mga alabok lamang noon at isang araw, ang buhay ng Diyos ay pumasok sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo at tayo po ay naging buhay na nilalang. Pagkatapos, saan po inilalagay ng Diyos sa mga taong naligtas? Inilagay niya po tayo sa church, kasama ang mga brothers and sisters, mga born-again Christian. Kagaya ng siya ay naroon sa halamanan ng Eden, ang Espiritu Santo at ang Panginoon ay nasa church kasama natin at kumikilos sila. Kagaya ng pag-agos sa mga ilog sa halamanan ng Eden, ang Espiritu Santo ay dumadaloy sa church gaya ng isang ilog. Kagaya ng pagkakaroon ng maraming bunga sa halamanan ng Eden, ang church po ay puno din ng pagkain na ipinagkakaloob ng Panginoon. Kaya ang halamanan ng Eden ay anino ng church. At ang mga Israelita noon ay tumira sa Egypt sa loob ng 430 years at tumakas mula sa Egypt sa pamumuno ni Moises. Pagkatapos ng Exodus mula sa Egypt, sinasabi ng aklat ng Bilang na ang mga Israelita ay kagaya ng mga halamanan na nasa tabi ng ilog. Mga halamanan. Kaya, ang kapulungan sa ilang na nasa Gawa chapter 7, ang kapulungan na nasa ilang na tumakas mula sa Ehipto ay ipinapahayag ng mga halamanan. Kaya saan po dapat manatili ang mga born-again Christians? Sabi, ikaw na tumatahan sa mga halamanan. Ang kahulugan po ng tumatahan sa halamanan sa Bagong Tipan ay ang pananatili sa loob ng church, ang katawan ng Panginoon. Ang mga naligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon ay kailangan na manatili sa church, sa katawan ng Panginoon. Ikaw na tumatahan sa mga halamanan. Kaya, ang tagumpay at pagkabigo ng aking buhay pananampalataya, kung ako ay ligtas talaga, ako ay dapat na nakaugat ng mabuti sa church, ang katawan ng Panginoon. Sa ganung paraan, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. 30 katao, 60 katao, 100 katao ang maaring maligtas sa pamamagitan ko. At yun po ay napakahalagang tungkulin. Verse 13, awit ng mga awit 8:13, ikaw na tumatahan sa mga halamanan, ang mga kasama ko ay nakikinig sa iyong tinig. Binabanggit po dito ang salitang mga kasama. Companions, mga kasama. Listen po, nakakakita tayo ng maraming makasanlibutang mga kaibigan sa kasalan ng mga Kristiyano. Gayun din, makakakita rin tayo ng maraming mga Kristiyano sa kasalan ng ibang mga Kristiyano. Kailangan tayong magkaroon ng mabubuting mga kaibigan sa ating buhay pananampalataya. Ang babaeng Shulamita ay maraming mabubuting kasama. Kasabi, ang mga kasama ko ay nakikinig sa iyong tinig. Dapat po ito na maging mga kasama ng Panginoon. Ito po yung mga kasama, mga companions, kasama ng Panginoon. Tingnan po natin, awit ng mga awit, chapter 5. Verse 1. Ako'y dumating sa aking halamanan, kapatid ko, kasintahan ko, aking tinipon ng aking mira, pati ang aking pabango. Kinain ko ang aking pulot pukyutan, pati ang aking pulot. Ininom ko ang aking alak, pati ang aking gatas.
Magsikain kayo o mga kaibigan at magsiinom. Magsiinom kayo ng sagana, mga mangingibig. Ang Panginoon ang umiinom sa halamanan at pagkatapos, o mga kaibigan, ang mga kaibigan ng lalaking kakasal, sabi, magsikain kayo o mga kaibigan at magsiinom. Magsiinom kayo ng sagana, mga mangingibig. Ang mga kaibigan ng Panginoon at mga mangingibig ng Panginoon ay ang dapat nating maging mga kaibigan. Kaya, ang buhay pananampalataya ay tungkol sa pagbabahagi ng tadhana at kapigatian sa church ng katawan ng Panginoon. Upang magawa natin ito, kailangan nating magkaroon ng mabubuting kaibigan sa pananampalataya. Kailangan nating pag-isipan ng mabuti kung kanino ba talaga tayo malapit. Sino-sino ba ang aking mga kaibigan? Hindi kayo dapat na magmalaki tungkol sa pagkakaroon ng maraming kaibigan. Kailangan nyo ng tunay na kaibigan na makikibahagi sa inyong kapalaran at kaligayan magpakailanman. Tingnan din natin Kawikaan 18 verse 24. Kawikaan 18 verse 24. 18 verse 24 sa Kawikaan. May mga kaibigang nagkukunwaring kaibigan, ngunit may kaibigan na mas madikit kaysa isang kapatid. Sabi dito, may mga kaibigan nagkukunwaring kaibigan, ngunit may kaibigan na mas madikit kaysa isang kapatid. Meron pong kaibigan na malapit kaysa sa kapatid. Tayo po ay tinawag ni Jesus na mga kaibigan. Kailangan nating maging malapit kay Jesus. Kailangan nating maging malapit sa Kanya. At kailangan din ninyong makipagkaibigan sa mga taong malalapit sa Panginoon. Kaya naman, kailangan natin ng mga kaibigan na may mabuting pananampalataya. Ngunit kung nagiging malapit ang isang Kristiyano sa mga taong may problema sa kanilang pananampalataya, kapag ganun ang kanilang pananampalataya ay masisira rin. Kailangan na maging malapit ka sa mga taong malapit sa Panginoon, makipagkaibigan sa mga may takot sa Panginoon at sa mga taong nagnanais sa mabuhay ayon sa salita ng Diyos at dapat maging malapit ka sa kanila. Tampo, tingnan din natin Awit 119. Awit 119 verse 63. Awit 119 verse 63. Ako'y kasama ng lahat na natatakot sa iyo at ng mga tumutupad ng mga tuntunin mo. Sino ang mga kasama kong kaibigan? Sabi, lahat ng natatakot sa iyo. Dapat yung samahan ng lahat ng mga may takot at itinataas ang Panginoon higit sa lahat ng mga bagay, maging ang mga sumusunod sa kanyang mga tuntunin. Pag-isipan niyo po ang bagay na ito kung may ganito kayong kaibigan sa paligid niyo. Kung tiyak na ikaw ay isang ligtas, dapat mong ipakita na ikaw ay isang taong ligtas at matuto sa pananampalataya gamit ang pakikipagkaibigan sa mga taong mayroong maayos na buhay pananampalataya. Hindi ka pwedeng magkaroon ng buhay na pananampalataya na ikaw lamang. Kaya naman, ang pagkakaroon ng mabuting kaibigan na may mas maayos ng pananampalataya ay napakahalaga sa ating buhay. Tingnan din natin Kawikaan 27, verse 6. Kawikaan 27, verse 6. Tapat ang mga sugat mula sa kaibigan, labis-labis ang mga halik ng kaaway. Sabi po, ang mga sugat mula sa kaibigan. Alam niyo po, mayroon akong kaibigan na grabe magsaway sa akin kapag mayroon akong mali. Kaya sabi, tapat ang mga sugat mula sa kaibigan. Gaano po kabuti kapag mayroon akong ganitong kaibigan na sasawayin niya ako kapag ako ay naliligaw? At gagabayin ako patungo sa tamang daan dahil talagang nagnanais ako na magamit ng Panginoon. Napakaganda kapag ganun. Sabi po sa verse 9, verse 9, ang langis at pabango sa puso ay nagpapasaya, gayon katamis ang payo ng isang tao sa kaibigan niya. Dapat magkaroon kayo ng mga kaibigan na mga tapat. Naaakayin kayo sa katotohanan upang magkaroon kayo ng maayos sa buhay Kristiyano
at tutulong sa inyo na lumago ang inyong pananampalataya. Tingnan din natin Kawikaan 27:17. Basahin po natin ito pong verse 17 sabay-sabay. Ang bakal ay nagpapatalas sa bakal at ang tao ang nagpapatalas sa isa pang tao. Sabi, ang bakal ay nagpapatalas sa bakal at ang tao ang nagpapatalas sa isa pang tao. Kapag tayo ay lumabas kasama ng kaibigan, pwedeng masayahan ang ating kaluluwa. Ngunit may mga tao na kapag lumabas tayo kasama nila, may mga kaibigan na nagpaparamdam sa atin na hindi ko kayong mabuhay ng gandong buhay Kristiyano. Dapat ako mamuhay ng maayos sa pamumuhay. Kapag patuloy tayong nakikipag-usap sa ganitong mga kaibigan, kung ganun, mapupuno rin ng makasalimutang bagay ang puso natin. Patuloy na malilito ang ating pag-iisip, iisipin natin na hindi ako dapat sumama sa ganung kaibigan. Wala bang mga kaibigan na mayroong maayos sa buhay pananampalataya, doon dapat tayo maging malapit. Kung mayroon ako namang ganung kaibigan, mabilis lalago yung pananampalataya. Kaya naman, subukan mong maging malapit sa mga kaibigan na nag-aakay sa ibang tao patungo sa kandungan ng Panginoon na ginagamit ng Panginoon ng napakahalaga at itataas ka kapag ikaw ay bumagsak upang kapag ninais mong magkaroon ng matuwid na pamumuhay ay mapalapit ka sa Panginoon kasama ng isang mabuting kaibigan. Meron pang isang mabuting kaibigan na malapit ang Panginoon sa kanya. Ano bang ginawa ng Panginoon nung sinubukan ni Daniel na magkaroon ng maayos na buhay pananampalataya? Binigyan siya ng maayos na mabuting kaibigan, Shadrach, Meshach at Abednego. Ganon din sa Apostol Pablo. Dahil masigasig siya sa buhay Kristiyano, binigyan siya ng Timoteo, Silas at iba pang mabuting kamanggagawa sa paligid niya. Kaya susubukan mong mabuhay ng matuwid na buhay pananampalataya, ikukunik ka ng Diyos sa mga tamang tao. Dahil malinaw na nakikita ng Panginoon, alam niya kung sino ang mga taong mayroong maayos na buhay pananampalataya. Kaya naman, pinapakilala sa kanila ng Diyos sa mga taong nagnanais na mabuhay ng ganito. Kaya kung magiging maayos din ang buhay Kristiyano mo at nila sa iglesia. Tignan din natin Ecclesiastes chapter 4. Ecclesiastes chapter 4 verse 10. Verse 10. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kabagabag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Sabi po, sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kabagabag siya na nag-iisa kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Kung halimbawa ay mayanig at bumagsak ang pananampalataya ng isang tao at kulang sino man ang tutulong sa kanya, kung ganun, siya ay kabagbag dahil sa bumagsak ang kanyang pananampalataya. Kaya naman, isa rin pagpapala na mayroong mga magulang na ginagabayan ako sa maayos na buhay Kristiyano ko. Hindi niyo po alam kung gaano kadakilang biyaya na mayroong mga tao sa ating paligid na mayroong maayos na buhay Kristiyano. Ang ating church ay matagal na panahon na rin mula nang magsimula mula ngayon. At maraming mga tao na ang naligtas, matagal na panahon na ang nakakalipas. Marami na mga kapatid ang mayroon ng matagal na karanasan, kaya kung magiging malapit ka sa mga taong matagal nang naligtas, sa mga humarap na sa maraming mga pagsubok at kapigatian, at sa mga taong mayroong talagang matibay na pananampalataya, kung ganoon ay matututo ka rin sa kanila ng pananampalataya. Tingnan din natin Awit ng Mga Awit, chapter 8, verse 13. Balik tayo, Awit ng Mga Awit. 8, verse 13. Ikaw na tumatahan sa mga halamanan, ang mga kasama ko ay nakikinig sa iyong tinig, iparinig mo sa akin. Sabi na, ang mga kasama ko ay nakikinig sa iyo. Sinabi na nakikinig sila sa iyong sinasabi, ang pinapakinggan ng mga Kristiyano ay iba. Dahil ang mga naligtas ay meron ng tenga upang makarinig. Ang tenga ng kanilang spirito ay nabutasan na, kaya nabuksan na, kaya makikilala mo ang isang tao depende kung saan nakatuon ang kanyang mga mata. May mga tao ang kumikinang ang kanilang mga mata kapag nakakita ng pera. Alam niyo po, may mga tao na blanko ang pag-iisip kapag isang bagay ang pinag-uusapan, pero biglang lumiliwanag ang kanilang mata kapag pinag-uusapan na ang pera.
May mga tao naman na lumiliwanag ang mata kapag pinag-uusapan ng kasiyahan ng laman. At ganyan ang lahat ng mga tao. Ngunit ang mga banal ay interesado sa ibang bagay. Ito ang mga kasama ko ay nakikinig sa iyong tinig. Ano po ang pinapakinggan ng mga banal? Alam niyo po, noong naligtas tayo, nais talaga nating marinig ang tinig ng isang salvation testimony. Kung ang tao bang ito ay talagang ligtas na o hindi. Sabi po, ang mga kasama ko ay nakikinig sa iyong tinig. Kaya kapag mayroon tayong napapakinggan na malinaw na patutuon ng kaligtasan, tila baga pumapayapa ang ating puso at nasasabi natin, oh, ang taong ito ay mukhang naligtas na talaga. Kapag malinaw na ang patutuo tungkol sa ebanghelyo ng Panginoon, mayroon tayong dakilang kagalakan sa ating puso, kaya ang mga kasama ko ay nakikinig sa iyong tinig. Sa Awit 116 verse 10, ako'y naniwala ng aking sinabi. Kaya magalak tayo kapag nadidinig natin ang malinaw na patutuo. Tingnan, at sa awit ng mga awit chapter 8, sa palagay ko ang babaeng Shulamita ay malaki na ang inilago sa kanyang pananampalataya. Kaya marami pong proseso ang pananampalataya, kaya sinabi kanina, ang mga kasama ko ay nakikinig sa iyong tinig. Kaya gaya ng babaeng Shulamita na maraming bagay na ang naunawaan niya sa kanyang buhay pananampalataya, gayon din sa atin. Marami na tayong natututunan mula ng maligtas tayo at habang lumilipas ang panahon at ngayon ang mga bagong naligtas ay nakikinig at ano ang kanilang napapakinggan? Pinapakinggan nila ang mga bagay na kanilang naunawaan na kumakausap sa kanilang puso. Tingnan natin Awit 35 verse 10. Awit 35 Verse 10, lahat ng aking mga buto ay magsasabing, Panginoon, sino ang iyong kagaya? Ikaw na nagliligtas ng mahina mula sa kanya, na totoong malakas kaysa kanya, ang mahina at nangangailangan mula sa nalamsam sa kanya. Ano pong ibig sabihin na ang lahat ng aking mga buto ay magsasabi? Ibig sabihin nito, ay ang mga salita na mula sa loob ng puso. Mga salita na mayroong malaking impluensya. Kaya po, kapag ang isa ay tunay na nakaunawa ng ebanghelyo at siya ay nagsalita at nagpatututungkol sa biyaya at pag-ibig ng Diyos mula sa pusong may pasasalamat, ay natutuwa po ang ating mga puso. At ganun din po ang mga masipag na sumusunod. Kung mananatili sa Panginoon, automatic po na magbubunga pagkatapos na maligtas, nakapagpapatutuo po sila. Alam mo ba, dahil nanatili ako sa Panginoon, sabi nila, binago ng Panginoon ang buhay ko at ako ay nagbunga at hinayaan niyang maligtas din ang aking pamilya. Sinasabi din po nila ito. Kapag naririnig natin, tayo po ay talagang masaya. Sinabi pa, subalit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Kapag inuna natin ang kaharian at katwiran ng Diyos, siguradong idadagdag niya ang lahat ng mga bagay. Kapag ang isang mananampalataya ay nagpatutuo na ito ay kanyang naunawaan, ito ay nagiging salita na tumatagos sa ating mga puso. At kapag nagpapatutuo ang isa tungkol sa kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanya, ito ay pumapasok sa ating mga puso. Pinapakinggan natin ang salitang ito. Tingnan natin Awit 66 verse 16. Awit 66. Verse 16, kayo'y magsiparito at iyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos at ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Sabi, kayo'y magsiparito at iyong dinggin, kayong lahat na natatakot sa Diyos at ipahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Kaya din po nating ipahayag dahil mayroon din pong ginawa ang Diyos sa atin. Kaya aking ipapahayag, tingnan din po natin sa 34, Psalm 34, Awit 34 verse 11. Basahin po natin itong verse 11. Halika kayo mga anak, pakinggan ninyo ako, ang takot sa Panginoon na ituturo ko sa inyo. Dahil si David po ang nakaranas ng maraming
karanasan tungkol sa Diyos. Sinabi niya, halika kayo mga anak, pakinggan ninyo ako. Ang takot sa Panginoon ay ituturo ko sa inyo. At sinabi din niya sa Awit 141 verse 6, at kanilang dininig, diringgin ang aking mga salita sapagkat sila ay maiinam. Si David po ay maraming karanasan sa Diyos sa kanyang buhay. Kaya ang kanyang mga salita ay mainam. At marami pong mga tao ang nais na marinig ang mga ito. Isipin po natin kung paano po ang reaksyon ng mga tao kapag naririnig po nila ang karanasan ni David kasama ang Diyos. Marahil po sila ay talagang labis na nakikinig. At sa Apostol Pablo nang siya ay naglakbay, siya din ay maraming karanasan kasama ang Diyos. Kung gayon nakikinig kaya ang mga tao ng gusto kapag siya ay nagsasalita, panigurado po nakinig sila ng gusto. Tignan din natin, Awit ng Mga Awit, chapter 8, verse 13. Awit ng Mga Awit, chapter 8, verse 13. Ikaw na tumatahan sa mga halamanan, ang mga kasama ko ay nakikinig sa iyong tinig. Ang kasunod po na ay pinakamahalaga, iparinig mo sa akin, sabi. Meron pong mga Kristiyano at mga kaibigan ng mga Kristiyano at mga kaibigan ito, nakikinig din kung ano ang sinasabi ng ibang mga Kristiyano. Meron po ba dyan? Sabi, iparinig mo sa akin. Ang Panginoon din po ay nakikinig. Kapag tayo po ay nagpapatotoo, ang Panginoon po ay nakikinig din sa patotoong iyon. Kaya kapag ang mga Kristiyano ay nag-uusap-usap, ito ay kamangha-manghang bagay na ang Panginoon din ay nakikinig sa kanila. Kaya pag nag-uusap-usap tayo, ang Panginoon, tandaan nyo, nakikinig siya sa atin. Tingnan din natin isa pang talata. Malakias chapter 3 verse 16. Malakias chapter 3 verse 16. Nang magkagayoy nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon, binigyan pansin sila ng Panginoon at pinakinggan. At ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Sabi, nang magkagay nag-usap silang mga natatakot sa Panginoon. Kapag tayo po ay nagfe-fellowship at nagsasama-sama, hindi lamang po tayo ang nakikinig, kundi binibigyan pansin sila ng Panginoon at pinakinggan, sabi po. Sino daw po ang naroon sa tuwing tayo ay nagditipon? Ang Panginoon din po ay nakikinig. Kaya ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at nagpahalaga sa kanyang pangalan. Nakikinig po siya. Ang isang aklat ng alaala ay isinulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon at nagpapahalaga sa kanyang pangalan. Kaya ang mga mothers, nagditipon, nagbibigay ng patotoo, ang Panginoon po ay nakikinig at sinusulat po ito sa isang aklat ng alaala. Tama po ito. At sinusulat ito ng Panginoon para sa ating gantimpala. At sa araw po ng kanyang pagdating, tayo po ay mabubuhay na walang sa walang hanggang mundo kasama ng Panginoon. At sa araw po ng kanyang pagdating, dapat mabuhay tayo para sa Kanya. Kaya po natutunan po natin ngayon ang awit ng mga awit. Tumutukoy ito sa pag-ibig sa pagitan ni Solomon at ng babaeng Shulamita. Ito rin ay tumutukoy sa pag-ibig sa pagitan ng Kristiyano at ng Panginoon. Subalit ang dapat nabigyan pansin natin dito ay ano ba ang nais ng Panginoon mula sa mga Kristiyano? Ito po yon, tayo ay dapat na mamuhay ng hiwalay sa mundo at nais na makita ng Panginoon ang ating mukha. Kasi tuwing tayo po ay nagkakaroon ng kahirapan, huwag tayong tumingin sa kanan, kaliwa, sa baba, kundi patuloy na tumingin sa taas sa Diyos. Kung tayo po ay titingin sa itaas, makikita po natin ang namatay at muling nabuhay ng Panginoon. Kaya huwag po tayong manood ng TV at tumingin sa mga smartphone. Sabi, ipakita mo sa akin ang iyong mukha. Makikita po natin ang mukha ng Panginoon sa pagbabasa po natin ng Biblia. Kaya po, dapat po tayong manatiling mas malapit sa Biblia at sa Panginoon. At habang tayo po ay nabubuhay sa halamanan, kasama ng mga kapatiran, dapat po tayong magkaroon ng mga mabubuting kaibigan sa paligid natin. Tignan po ninyo silang mayroong magandang Christian life. Sila ang mga mabuting kaibigan sa paligid nyo po. Kung gagawin po natin ang ating makakaya na maging malapit sa mga tao na mayroong magandang Christian life hanggat maaari, naniniwala po tayo na ang pananampalataya ng bawat isa
ay magbubunga at tayo po ay parehong makakapamuhay ng isang mabuting Christian life hanggang sa tayo na po ay tumungo at tumayo sa harapan ng Panginoon. Manalangin na po tayo. Ama naming Diyos na makabaging, maraming salamat po sa pagliligtas niyo sa amin sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon at ng inyong kamanghamanghang biyaya at pag-ibig. Nawa ay ingatan kami ng Panginoon hanggang sa araw na kami ay tumayo sa harapan ng Panginoon at tulungan kami na magamit ng mahalaga ng Panginoon. Gayun din po, pakiusap samahan po ninyo ang mga mananampalataya na gumagawa ng misyonisteryo sa Korea at sa ibang mga bansa at nawa ay kumilos sa amin at tulungan kami ng Panginoon hanggang sa matapos po ang summer retreat. Mahayag po, mahabag po kayo sa nawalang sino man ang maligaw at tulungan po ninyo na magkaisa at manalangin ng sama-sama para sa gawain ng Ebanghelyo ng Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.